What's up mga ka-Rising? Welcome po sa aking channel, RisingPH TV. Bandang alas 2:15 ng umaga, November 3, 2020, naharang ng mga tropa ng Joint Task Force Sulu at napatay ang pitong Abu Sayyaf Group kidnappers sakay ng twin-engine speedboat sa open waters ng Sulu malapit sa Sulare Island, Parang Sulu. Ang Joint Task Force Sulu Commander na si Major General William N. Gonzales ay inayos ang magkasanib na operasyon na ginagamit ang Augusta Attack Helicopter ng Philippine Air Force at ang Multi-Purpose Attack Craft o MPAC ng Philippine Navy na may sakay na mga Scout Rangers at Special Forces. Apparently, dalawang MPACs ang sangkot sa habulan ng fast boats ng terorista, bagaman ang pangalawang bangka, BA-491, ay lilitaw na nag-screening para sa unang bangka. Ang mga boats MPAC ay mula sa 3rd Boat Attack Division, Littoral Combat Force ng Philippine Navy. Bago ang ramming, ang mga terorista ay nagpaputok pabalik sa paghabol sa mga Navy MPACs na ang bridge's bulletproof windshield ay tinatamaan. Makikita ang pag-flash ng muzzle mula sa mga baril ng mga terorista sa IR video na nakuha mula sa AW-109E armed helicopter. Ang desisyon ng commanding officer ng MPAC na iram ang speedboat ng terorista ay isang desisyon na ginawa niya. Maari ito ang pinakamabilis na paraan upang maresolba ang bagay nang hindi na kailangang magpalipad ng spiked ER missile. Ang mga bulletproof windshield ng MPAC ay napatunayan na makatutulong para protektahan ang MPAC crew habang ang mga terorista ay nagpaputok muli bago ang pag-ram ng kanilang bangka. Sana ang ProMec ay may necessary replacement glass upang isupply sa bangka. Good job to Joint Task Force Sulu. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated sa aking channel. Thank you and God bless.